Sa compound interest naman, ito ang ibig sabihin, no? It is, sorry, walang ed dapat yan. Interest computed on the sum of an original principal and accrued interest, no? So, mayroon tayong original principal, tapos ang ibig sabihin ng accrued interest ay yung na-earn na na-interest, no? Ay pinagsasama niya ito, no? Ang interest is then capitalized to form part of the principal in succeeding periods. So, idinadagdag yung interest na na-earn doon sa principal sa mga susunod na period. Kaya tinatawag na kinakapitalize ito, no? So, ito yung isang example ng compound interest computation para maintindihan natin. So, kunwari, meron tayong 1,000 pesos at ang interest rate natin ay 3.6. So, 3.6% times 1,000 will give us 36 pesos, no? So, itong 36 pesos ngayon ay idadagdag natin dun sa 1,000 kasi nagko-compound siya, no? So, 1,000, yung 1,000 na yan, idadagdag natin yung 36 pesos. Ang bago na natin ngayon na principal ay 1,036, which is now na-capitalize na yung interest na 36 na na-earn natin. Okay? So, sa succeeding period, yung 1,036 na yan, yan naman ngayon ang kikita na ng 3.6%. Which means, yung 36 pesos na interest dati, mag-i-interest na rin. So, ang resulta nito, 1,036 times 3.6% will give us 37 pesos and 30 centavos, no? At ang gagawin ulit natin, yung 1,036 na original principal, idadagdag natin yung ating na-earn na interest for this period para makapitalize at ang ating total na ay 1,073.30. So ayan, ano, yan yung ating explanation ng compound interest computation. So kung ipagpapatuloy pa natin yan, makikita natin dito, nagko-compound siya, no? So sa year 3, the same interest rate, 111.93 na lahat yung na-earn natin, ano? At kung makikita ninyo, lumalaki yung yield o yung earnings from interest. So from 36, 37.3, 38.64. Year 4, ganun ulit. Year 5, ganyan ulit, no? Magdadagdag siya. So, palaki ng palaki yung interest. Okay? So, yaan ang tinatawag na compound interest. Okay? So, ano nga ba yung interest? Ito ay, syempre, isang amount na binabayaran natin to an investment, no? Or a loan. So, yan ay binabayaran natin siya, syempre. No? Pag tayo ay kumukuha ng loan, or tayo naman yung nag-earn nito kapag nag-i-invest tayo. One way to earn passive income, ang interest. Okay? So, mayroon tayong iba't ibang basic forms of interest. Apat ito, ano? So, ang basic forms of interest natin, mayroong nominal interest rate, may simple interest rate, compound interest rate, at real interest rate. So, iisa-isahin natin ito, no? So, sa nominal interest rate, ito yung advertised or stated interest rate on a loan without taking into account any fees or compounding of interest. So kung ano yung na-advertise usually, no, na hindi dinadagdag ang mga fees at yung mga compounding, nominal ang tawag dyan. So kunwari yung nakikita natin na ina-advertise na interest sa Pag-IBIG, sa mga loans natin, no, sa mga bangko, those are what we call nominal interest rates, no? It is also the interest before taking inflation into account. So yan yung nominal interest rate. So ang simple interest rate, ito yung pangalawa, it is determined by the formula interest equals principal times interest rate times time, no? So yan yung formula natin. So, of course, alam natin ito, no? Ito yung sabi nga natin dati sa nung elementary, yan yung turo sa amin eh para matandaan, ano? So, kunwari meron tayong 1,000, i-multiply natin yan ng 1% per year times ang time natin ay 1 year. Therefore, ang ating interest for that year ay 10 pesos, no? Kasi 1% per year. Kaya mahalaga talaga yung time dito eh. Yung 1,000 naman, i-multiply natin ng 1% per month.
dahil per month na ito, tapos 1 year yung time natin. So ibig sabihin, multiply natin ng 12 yung 1% na yan. So 1,000 times 12% equals 120. Yan po ang simple interest rate calculation. Okay? Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.